So ayun guys, nabaklas na natin yung hanging cabinet. Nandun na siya, nakalagay na doon. Wala mag-awok ng camera kanina, din na videoan. So ito naman ang babaklasin natin. No? Papalitayan natin yan ng bagong-bagong cabinet. No? Okay? Andito kami ngayon sa Avida Residence. Install kami, closet, tsaka kitchen entertainment. Alright? Stay tuned guys. Let's go! Stop.
Yo, what's up mga Amacho Woodworks? So, ngayong araw na to ay gabi na pala, painga na tayo, no? So, ito yung accomplishment natin today. Medyo marami-rami tayong nagawa. Naikasa natin lahat ng kitchen, lahat ng parts ng kitchen, ano? Tapos, may bonus pa dito. Yung entertainment, nakakasa na rin. And then, tatlo lang kami ngayon ni Brian, tsaka ni Kuya Matt. Birthday pala ni Brian ngayon. Happy birthday, Kuya Brian! Nag-install birthday. Sorry. celebrate na lang yan pag-uwi. Tapos, ayan pala. Ito yung kitchen. Okay na, patapos na. Konti lang naman to. Dalawang module lang sa base cabinet. And then maraming exhibition nga lang sa taas. Ayan. Madugtong yan ng tall cab eh. Ayan. Tapos, dito sa closet. Ayan. Nakabit na rin tong closet. Ganado si birthday boy kasi ngayon kasi ayun ang dami ang accomplishment ngayon, no? Nakabit na yung closet tsaka vanity. Alright. Oh, so papahinga na muna kami guys, no? Kasi nasistan na rin kami ng gwardiya. Baka paghinitan tayo dito pag nagpasaway tayo. Bukas naman ulit. Bukas tapos na to. Darating na si Alam at bukas. Kakabit na ng countertop. Tapos pintu-pintu na lang yan, ha? Ayan, kaya na yan. Bukas time lapse ulit tayo. And then tour, siyempre, project tour. Uy! Sorry. Ito na siya. Oops, naka-ready na yung undermount sink. May butas na, may groove na rin yan. Nag-groove na rin yan. Tapos, ayan na. Oh, nakabit na rin itong sa may range hood. Tapos, ayan. Aba, 3 meters din to. Ayan, ganda yan pag natapos. May problema nga lang pala dito, no? May konti kaming problema. Yung mga pin po na yun, no? Sa aking cabinet. Ayan. Matatamaan to. Yung ano? Ano nga bang tawag siya? Pinukuha yung PVC na yan. Hindi mabubuksan yung pinto. Tatama dyan. Tapos yung ilaw pa, tatamaan din yung swing door. Kaino bang kasalanan yan? Hindi ko rin kasi in-expect na sagad-sagad sa kisam yung natin dito, yung design. Gusto kasi ni client, i-maximize yung space, syempre. Nga lang, hindi natin napansin yung mga ilaw, no? Hindi mabubuksan yung mga pinto. Wala na, pangit na. Joke lang. Kaya gawa natin ang paraan niyang bukas, no? Alam nyo naman dyan tayo masipag eh, pag-gawa ng mga paraan. Alright? Bukas na lang, try natin yan, no? Abangan nyo kung anong gagawin natin dyan para mabuksan yung pinto, no? Pwede siguro ukitan natin, no? Yung sakto na upit na bumbilya, yung pinto. Tapos pagkababangga siya, pwede ba yung bright? Oo. Lagyan natin ng bisagra. Ganun sa, ano, sa Facebook, yung sa bowl, nakailag yung, ano, yung bowl, magbubuksan yung pinto. Yung pinto. Pwede, no? Iparang yung bisagra. Okay. Kita tayo bukas, papahinga na rin po kami. Alright. Ganda dito, guys, oh. Condo, Abida Towers, oh, parang nasa ano. Ganito pala dito sa Maynila, oh. Hello guys, good morning, no? Kamusta kayo lahat dyan? So, start na ulit tayo ng panibagong araw dito sa Abida Towers. Tapos, alam nyo yun, halos na panaginipan ko na yung mga problema na yung tubo tsaka yung ilaw na babangga ng pinto, no? Marami namang, may mga naisipang paraan pero hindi ako ganun ka-confident, no? Baka hindi pumasa dun kay client. Pero, alam nyo, video ko lang kay Sir Benji, no? Sa Journey Woodblock, no? Nangingi ako ng advice, syempre. Alam nyo, yan yung mga professional. Baka, ay papano, merong advice na maturo sa atin. Tips, paano magawin nyo. Problema, yan yung mga natatakbuhan natin, eh, no? It's naman. Na itinurus tayo, then gagawin na natin, no? So, tara, baka na natin yan, no? So, shoutout sa'yo, Sir Benji Innocencio, no? Attend kayo guys ng workshop niya, no? Nag-attend ako doon last time. Sobrang solid yung workshop niya, no? So, worth the money, worth the enroll. Mag-enroll na kayo doon, Journey Woodblock Enterprise. Kita-kita tayo doon, ha? Gusto niyo matutunan yung mga ganitong cabinet, modular, alright? Bri, alam mo ba doon sa workshop ni Sir Benji? Sabi, huwag ka daw susot sa ilalim ng cabinet. Dapat, sa labas pa lang, kinakabit mo na yung mga drawer guide niyan. Para pagka salpak na lang. Mali na naman yung mga tira mo, nandiyan ka na naman sa ilalim eh.
So, what's up guys? Time check tayo. 7:35. Ready ko na pala yung mga tatabasin ng mga pinto. Yung sa sinasabi ko sa inyo na may problema kami, no? Para sakto-sakto, ayun, may mga guide na yan. Saktong-sakto yan. Pag pitik ng alas 8 talaga, tabasin ko na yan. Kasi dito sa condo, may ano lang, may noisy hours lang, no? 8 to 10 lang pwedeng magingay. Kaya, ayan. Tatapyasan natin yung mga pinto para yun yung magiging parang fascia niya, and then para ma-swing door, hindi pa rin tatama doon sa ilaw, no? Okay. Brian, bawal pa magingay, huwag pasaway. Yeah, guide ka lang. Alright, sige. We'll be right back.
na, malapit na tayong matapos. Nagawa na natin ng paraan yun yung problema na yon. So, nilatiin natin yung pinto and then mabubuksan na siya. Hindi nabawasan yung space sa loob, no? Maraming salamat, Sir Benji, sa tulong. Journey Woodblock, shout out sa Journey Woodblock. Yan yung mga natatakbuhan natin pag may mga emergency problems tayo, no? So, yan na, malapit na kami matapos. And, ayun, nandyan na rin si Alamat. Ikakabit na ni Alamat ang ating countertop. Maganda yung countertop natin dito, guys. Ano, Kalakata Gold ba yun? Maganda. Labangan nyo, guys, ha? Okay, yun na lang ang gagawin dito. Ikakabit na lang yung countertop nito. And then, ikakabit yung pinto. And then, drawer niyan. Huli na namin kinakabit kasi yung pinto tsaka drawer ng base cabinet. Pag nakabit na yung countertop, kasi para di na maalikabukan, di ba? Ligas-gas pag nalikabukan. So, yan na sila lahat. Si Kuya Brian, patapos na rin sa closet niya, sa project niya, ayan. Naghati kami dito eh. Ako tumira nung kitchen, si Brian tumira nung closet. Kasi Matt, helper namin, no? So, yan na. Pintuan na lang yan. And then, papasuyo. Anong papasuyo, bro? Ayan, no? Kita mo ito dito, ang closet ni Kuya Brian na patapos na. Oh, paano pa yun talagang buhatin mag-isa yan? Pinanganak na ano yan? Na animal. Manganak na malakas. And then, oh, ayun o, patapos na siya. Ayun na, nagawa na natin ng paraan yung problema natin. Natuwa talaga pagka yung may nasolve ka na problem siya, pagsubok. Ito si Alamat, shoutout ka muna Alamat. Hello muna sa ating barbarian friend. Shout out sa ating barbarian friend. Patingin ako nung kalakata. Ay, nakataob eh. Mamaya na. Tingnan lang natin mamaya. Alright. Natapos na natin yung project natin, no? So, pasensya na kayo. Sobrang konti lang ng mga clips namin habang ginagawa. Medyo nangarag kami lang kasi ng gusto. Dahil mali kami ng pagkakaalam sa noisy hours, no? Nakala ko, 1 to 5. Ayun pala, no? 3 to 5, no? So, ayun. Kaya pagdating ng 3 to 5, eh, talagang bakbakan na kami. Wala na talagang time mag-video, no? So, at least na-accomplish pa rin natin yung project natin at eto na siya ngayon. Ituturo ko na kayo dito sa ating finished project dito sa Avida Towers. Alright, so itong kitchen to medyo bago sa mata natin sa Matthew Woodworks. Medyo bago itong design na to kasi meron tayong hanging cabinet dito sa taas na malapad. 60 ang depth niya and then 30 ang depth nitong nasa baba. Color scheme siya, no, syempre. And then ito, yung pala na-solve natin, no, hindi na siya tumatama dun sa ilaw. Ayan. Okay. Okay na siya. And then, ito, may lift up na isa. And then dito, microwave dito, no, syempre. Tapos, ito, ayan, may shelf lang dyan. Lahat niyan merong shelves. And then, dito sa part na to, ayan, meron tayong tatlong pull-out wire basket. Yan. Tapos, stainless naman yan. And then, dito meron tayong drawer. Tapos dito wala na palang, no? Butas yung top natin kasi gusto nila nakapatong na lang dyan para di na-hassle. And then dito meron tayong cutlery. Alright. Tapos, another drawer.
And then ito, ang ganda na itong quartz natin ngayon, no? Itong Kalakata Gold. Alright. Shoutout sa installer nito, si Alaman. Pakaganda na pakausay. Ito ay ating floating shelves. And then, walang may iwan pa dito ang mga screw caps. Sayang to, ang dami nito. Okay, tsaka yung gripo. Para dito, ito nakalagay dito ay washing machine. Tapos dito naman ay ref. Maganda nga sana siya picturean kung kompleto na lahat, no? Para hindi siya butas-butas tignan. And then tara, dito. 5,000 itong ginawa natin dito sa kwarto, no? So, ito yung ating closet. And then TV console, entertainment. Medyo maliit lang. Ay, medyo malaki pala. Ito po siya, open siya. Yan, meron siya tatlong drawer. Alright. Yan, tatlong drawer. Tapos may hangaran dyan sa loob. Alright. Tapos dito, pag pinuksan ito, ayan, puro na siya adjustable shelving. May naiwan na naman na kung ano. Ayan, puro removable shelves yan. Alright. Tapos sa taas yung desmas. Hiniwalay lang yung pinto para naman may konting design yung mga bali ng ano. And then dito, ayan, meron pa tayong extra compartment dito. Tapos ito, may salamin dito. Ayan, parang vanity na rin siya. Sinta, nilagyan natin siya ng drawer dito. Meron na naman tayo nakuha dyan. Pero ay, basahan naman. Okay. Tapos itong console natin, napakasimple lang. Floating shelves, right? Maganda. And then, mga simpleng pintuan lang. Ayan, mga gamit ng TV. Dapat iahang pa natin to, itong TV na to. Medyo kinapos na nga lang talaga tayo sa oras, no? Hanggang 5 o'clock lang kasi pwede mag-ingay dito. Balik yung guard, kaya hindi tayo nakabwelo na maayos. Nagre-reklamo kasi yung ating kapitbahay at gawa ng something. No? So, ayun, meron pang entertainment doon. Tara, pakita ko sa inyo. Kaso ang gulo pa din, nandun pa sila alam. Eh. Tara. Wala pa, magulo pa dito, no? So mamaya ako napapakita pa yung nalinis na to, no? Okay na. So, putri pa muna kami bago kami umuwi, no? So, ano, gusto kong magpasalamat sa client namin dito. Actually, nakilala niya lang kami sa Facebook. Ay, sa YouTube. Sa YouTube, napanood niya lang kami sa YouTube, no? Out of nowhere, tumawag siya, nag-Viber, and then pagawa agad, site visit agad. Tapos, ayan, kwento ko lang sa inyo, no? Wala kaming ginastos dito. Lahat pakain kami, tapos libre pa stay-in namin. Uy, maraming salamat po talaga. Hindi ko na po na-mention yung pangalan niya, pero alam niyo na po yun, napapanood niyo po kami. Maraming salamat po sa inyo. Ayan o, may pa-pizza, ice cream, palabok. Thank you very much po. Happy birthday po, ma'am. Okay, maraming salamat po talaga. So, kain tayo and then uwi na tayo ng Cavite. Alright, and kitchen. Mamumura out na lang ako.
Ayan dyan pa si Alamat, oh. Alam mo kanina patapos yan si Alamat, hindi pa rin umuuwi, no? Kasi natulugan na may merienda. Nandang yung pagkain. O, ayan, kain na lang.